Hello everyone, welcome back to my channel. Salamat po sa mga nag-subscribe, salamat po sa mga nanood ng mga videos. God bless you po sa inyo. So, eto, share ko po sa inyo yung isa sa pinaka malungkot or masakit na part para sa mga nangongolekta ng succulent. Ayun yung matanggap mo yung package mo in a damaged condition. So, eto, bakit nga ba, first of all, bakit nga ba damage siya? So, kasi nga po, nagkaroon ng ECQ, ayun, GCQ, ayan. Tapos, naging nahirapan yung mga seller natin na magpa-ship or magpa-LBC ng mga succulents nila. So, nakita ko sa mga pages ng mga seller na umaga pa lang or madaling araw, wala pang sikat ng araw, talagang nagtambak na yung mga boxes ng LBC sa labas ng LBC ha. Yun, para ipadala yung mga ano nila, mga order ng mga katulad ko na bumili sa Benguet ng mga succulents. Now the problem is, eto na, nagkaubusan na rin ng box as you can see in this video. Ayun. So, yung isa, LBC box, maayos yung pagkakapadala nun. Actually, mas nauna pa yun na pinadala kesa dito sa second box na nakikita nyo yung may nakabaliktad na X48 or by 48. Actually, box yan ng CDO Carne Norte yata, parang ganun. And then, nakalagay siya sa pouch ng LBC plastic. So, unang pinadala yung LBC box, ayun. So, kinabukasan or after 2 days, pinadala itong isang box wherein you can see kung gaano ka-damage yung mga succulents na laman nito. So, I realize na isa sa malaking factor para huwag maging damage yung mga succulents na pinapadala sa atin ng mga seller is huwag gumamit ng hindi box ng LBC. Ayan. So, ito. Ayan. Pinapakita ko dito in this video. Yun, yung mga laman nun. So, eto, kinabukasan na receive ko uli yung isa pang package from the same seller na gumamit uli ng CDO box Carne Norte. Eto na naman, same box din. Ayan, so makikita nyo, ayun, so grabe, diba, lagas-lagas talaga yung mga succulents. Halos naubos yung mga dahon niya. Tapos yan, makikita nyo, basang-basa yung dyaryo, ayun, donkey's tail. Ito pa naman yung habol ko dun sa seller na binilhan ko. Gusto ko talaga magkaroon ng donkey's tail. But unfortunately, ito yung nangyari. So actually, maraming beses na akong umorder sa kanya. Maganda naman lahat yung mga pinapadala niya except this. Talagang grabe talaga. Ayun, oh, diba? Isipin nyo paano pa mabubuhay yan. So ngayon, yan, makitang-kita kung gaano karami ang nalagas na dahon. So, ngayon, anong ginawa ko dito? So, ang ginawa ko is, ayan nga, as you can see, tinanggal ko muna sila isa-isa sa newspaper or sa pagkakabalot niya. And then, pinatuyo ko sila lahat halos one week or 1 to 2 weeks actually. Pinatuyo ko sila hanggang sa sila ay, yun nga, matuyo. Ayan, some of them nakasurvive. And some of them, patay na, wala na. Ayun, tapos yung mga dahon na nalaglag, trinay ko na i-air dry din para malay mo naman, baka merong mabuhay sa kanila. Ayun, unfortunately, many of them nalusaw na or nabulok. And some naman, ayun, waiting ako na mabuhay or magkaroon ng roots or mga pups. Ayun, so as you can see in this box, ayan, normally kasi pag pinapadala nila yung succulents na in-air dry or tinanggal sa root, in-uproot, ayun yung tawag nila, or walang lupa, actually pinapatuyo nila yan ng mga ilang araw, mga 3 to 5 days siguro, yun, bago nila ipack. And actually, hindi dapat ganito yung pagkakapack niya. Normally, binabalot pa nila yan sa tissue, yun. So, katulad nung isa kong package na yun naka-LBC kanina sa unang package. Actually, yun grabe. Ang ganda-ganda ng pagkakabalot nun. So, na-air dry siya ng maayos.
At the same time, nakabalot yun ng tissue, na ubod ng dami ng tissue talaga. And then, dyaryo. Maayos talaga yung pagkakapackage niya. Well, this one, tingin ko minadali siya nung seller eh. Nung pinadala siya. Kasi puro to ano eh, pasalo. Ibig sabihin, merong mga umorder sa kanya pero hindi binayaran yung mga order. So ngayon, pinasalo niya sa iba. And nagkataon naman na naka-online ako at talagang gusto ko yung mga product niya or yung mga plants niya na i-mine ko. At ito po yung nangyari. At nung panahon na pinapadala niya to, ito yung panahon din na umuulan sa Benguet. So, ayun, nakakalungkot lang kasi hindi maganda yung pagkaka-package niya. Ayan, oh, tingnan nyo. Actually, hindi naman siya ganito eh, pag nagpapadala siya. Yun, ang mga nasayang na leaves. Yun, so grabe, oh, yan, basang-basang-basa. Oops. Yan. So, inipon ko po yung mga dahon. Malay nyo, may mabuhay. In-air dry ko muna sila. Yan. So, what are the lessons I learned in receiving damage succulents? So, ano yung natutunan ko mula dito sa nangyaring ito sa akin? So, number one, stay calm. Kalma lang tayo. Proverbs 15:18 sabi doon, losing your temper causes a lot of trouble, but staying calm settles argument. So, nung na-receive ko siya from the LBC courier, paghawa ko pa lang, mainit-init at basang-basa siya, alam ko na. So, I didn't panic at all. I tried to understand the situation with the seller side. Sabi nga nila, diba, buy at your own risk. So, nung una, sabi ko, huwag niya munang i-ship. Kaya lang, ano siya, uprooted na siya. So, kailangan niya na siyang ipadala. So, inintindi ko na lang at tinanggap ko na lang yung sitwasyon na maaaring ganun yung mangyari sa in-order ko na succulent. So, stay calm. Yan. So, and number two, be gentle with words. Huwag high blood, mga beshi. Yan. So, sabi nga in Philippians chapter 4, verse 5, let your gentleness be evident to all, the Lord is near. So, kailangan maging gentle tayo sa pananalita natin. Ayun. So, I didn't rage against the seller. Hindi ko siya inaway. Hindi ako nag-feedback ng mga negative sa kanya tulad ng ginawa ng marami. So, marami kasing nag-complain. Halos ipahiya nila yung seller. Hindi rin naman nila ginusto na mangyari yun. But instead, I send a feedback in a nice way para ma-inform siya na may ganito na nangyari upang hindi na ito maulit sa iba. So, be gentle with words. Okay, lastly, number 3, godliness with contentment is great gain. So, sinasabi po yun in 1 Timothy chapter 6, verse 6. So, nakakatuwa kasi hanggang dito na-apply ko yung godliness with contentment. So, I learned to remain happy, to remain content, and thankful with the other plants that I have. So, I didn't focus on the damaged plants. I'm still happy kasi rare lahat ng mga nakuha ko na succulents. Uncommon sila, most of them, Korean succulents. So, mahal siya, pero pagdating dito, very affordable and reasonable yung price niya. Kaya, happy pa din ako dun sa nakuha kong mga succulents. So, yun lang po. Thank you for watching. Bye! See you again. Please subscribe. God bless!